International Trading Corporation, sinyer ko po yung information ng inyong imbitasyon at sila po ay natutuwa at lalo pang ginaganahang magtrabaho. Kaya salamat po sa pag-iimbita sa amin. Palapakan po natin Congressman Sol Aragones. May kwento ko lang po ng sandali, bakya. Ito po hindi magiging makatotohan na nating mayor, aking kaibigan, Mayor Amben, Amante. Palapakan po natin si Mayor. Maraming na po kaming beses nagkakwentuhan, hindi lang sa larangan ng mga proyekto, ano pa yung pwede namin magawa dito sa San Pablo City, at also sa mga other matters na pwede po natin ma-extend ng help sa San Pablo. At nagpapasalamat rin po ko, Mayor, sa inyo, sa inyong masarap na pagtanggap. At sa ating sangguniang panlunsod, sa pangunguna ni Vice Mayor Justin, at pong mga ating mga konsyales, may mga nandito yung mga kaibigan ko, nakasama ko pa. 2010, nandito si Jojo, nandito si Carla, si Konsyala Acevedo. Ayan, so mga kasama ko na yan, matatagal na rin. So, hindi ko na po may isa-isa lahat. At nakalimutan ko ang aking board member, si board member Abigail Alonte. Siya po ang assistant ko for 10 years bago po siya maging bukal. Siya po ang pinalit ko, ako po yung incumbent bukal nung ako po yung tinalaga ng ating Pangulo. So, nag-resign po ako para po dahil sa request ng ating Pangulo para maglingkod sa national government. At siya po yung pinalit namin, na ninominate namin bilang party mate sa Nationalista Party. Nakapartido ko po si Sol at si Mayor Amben at lahat po dito ng mga Nationalista Party. Ako po yung from the very beginning NP. Siya po yung pinalit namin at tinalaga ng ating Pangulo bilang board member. At noong 2019, siya po ay nanalo ang first election niya bilang official ng totoong bukal ng unang distrito. Para may continue po yung sinimulan ko since 2007. Kasi ayaw naman po namin, ako yung nasa national, yung nasimulan po namin sa unang distrito, ma-discontinue kung bakit siya po ang aking aming tinalaga para magtuloy po ng servisyo ng Almarinez. Kaya Bukal Abigail Alonte, palapakan po natin. Hindi po madaling maganap ang ganitong proyekto. Yung dream na pinapangarap po ng ating congressman ay naisa katuparan na. Dahil ito po, right now, meron po kaming 26 na dialysis center na lalagyan. Of which, 10 po per ilang machine, kundi the entire system, including makikita nyo po mamaya. At which means 260 po ang ini-implement natin na dialysis sa buong Pilipinas. Ayan po yung panimula pa lang. At as promised, kay Congresswoman sa kanya na uunahin ko po yung San Pablo. At yun naman po, abong 26 na ini-implement po natin sa buong bansa. Ang San Pablo po, pagkamat ako po yung taga-Binyan, taga First District, nauna po yung San Pablo dahil hindi ko po pwedeng hindi to pa rin ang aking nabitawang salita sa ating congresswoman at sa ating pong mayor. Kayo po yung nauna sa Calabarzon. In fact, sa 26 na in-implement namin, kayo rin po ang nauna sa buong Pilipinas. Yes. Yun po yung totoo. At nung nabalitaan po na aming aking mga congressman doon po sa ating distrito, meron pong Low District at meron pong First District, mga few weeks ago lang, gusto na rin nila. Nauna po yung San Pedro, then tumawag rin po sa akin ng then Congresswoman Arlene, na ngayon ay mayor uli, na gusto niya na magkaroon ng dialysis center. Dahil tingin ko, nabalitaan Congresswoman, na ito po ay makatotohanan na. So, in fact, nauna pa po yung San Pablo. Pero importante po sa akin, nauna ko yung aking mga kababayan sa Laguna. So, it won't matter where, basta importante, mauna ang Laguna. Dahil ako po yung taga-Laguna. At minsan lang rin po tayo makaupo sa national government. Samantalahin ko rin po yung pagkakataon, yung ibang mga bayan, probinsya, ay kami nabibigyan na namin ng mga proyektong pang-national. Bakit hindi naman natin laging meron ang Laguna bago yung ibang probinsya? Tama po ba? So, wag naman po magtampo yung ibang probinsya. Natural lang naman po na dito po ako galing. So, dito rin po ako babalik.
Ibig kong sabihin, ito rin po dapat kabahagi yung ating probinsya. So gusto ko rin po ibalita na marami pa po kaming pinag-uusapan ng mga proyektong darating po in the next 1-2 years na darating. Ito po, meron rin po ako na ibahagi kay Congresswoman upon her request na mga, siguro siya na lang ang magsasabi pag nandyan na. Kasi po kami naman po, especially on my part, pag kami po ay nag-ngako, gusto po namin tubarin. Mahirap po yung nangako, hindi po tutubarin. Tama po ba? So asahan niyo po na may isang salita kami na pag umuho kami at pag sinabi namin magdadagdag kami na future, magdadagdag po kami. Dahil sayang naman, dahil marami naman pong proyekto na pwede tayong ibahagi dito po sa San Pablo City at sa distrito. Especially in the future na magkakaroon tayo ng future congressman na nandito na si Congressman Amben, Amante. Okay ba yun sa inyo? Yes! Okay na, okay? Yes! At makakasama ko na rin si hindi ko na pala makakasama kung wala lang ako sa national. Kung gusto ikwento, ang mga i-roll out na po mga proyekto ngayon sa buong Pilipinas, among 81 provinces, around 60 provinces ini-implement ko na po, around 2.3 billion pesos worth ng Wi-Fi connection na libreng Wi-Fi sa public places sa buong Pilipinas. At mauna po yung Laguna na malalagyan po ng mga Wi-Fi places yan. Ito po yung nasa batas na. At makikipag-coordinate po yung aming tanggapan, yung DICT, in cooperation with the Department of Information and Communication Technology, Congressman at Mayor, sa inyong mga city at municipality. The moment na mag-i-start na po i-implement to kasi tapos na po. Contract implementation na po tayo. And bukod doon po, ay marami pa pong iba na gusto ko ibahagi pero hindi ko na po pahabain dahil ito po question na to ay para sa inyo. Kayo po, kapakinabangan ng bawat taga San Pablo at bawat taga Laguna. So sana po lagi pong welcome si Dave 16 na po. Ang PITC among lahat ng GOCC sa buong Pilipinas at kami po ay nag-ingreso ng dividendo sa national government. Kami po ay self-sustaining corporation. Hindi po kami humihingi ng pondo sa hindi po kami kabahagi ng General Appropriations Act. Lahat po ng kinikita ng corporation ay self-sustaining. Yung kita po na yon, 50% po doon ay binibigay namin sa national government. Kami po ay nagbibigay ng tulong sa gobyerno. So hindi po kami humihingi. Ganun rin po lahat ng pwede namin i-generate, gusto rin po namin i-share sa inyo po, especially dito sa local. Yun po, Madam Congressman, Mayor, at makaasa po kayo. For the first time, history po to, kaya medyo siguro nagkapangalan lalo si PITC. Marahil noon, hindi nyo alam yung, gusto ko na lang, matapos na ako, yung Butika ng Bayan. Narinig nyo po ba yan? Yes. So doon na pababa yung gamot. Doon nag-umpisa yung medyo under the secretary, Secretary Obet Pagdanganan when he was president. It was under the office of the president. Then marami pa pong iba. So sa mga tuwid, excited po kami na makarating dito. Nagpapasalamat po kami sa imbitasyon. Napakasarap po ng aming pakiramdam sa appreciation na ito. At kami po, asahan ninyo, hindi lang 100% si Ian Terrenacion ay susuporta sa inyo. At lahat po ng meron sa PITC, iniimbitahan po namin kayo in the future, Congresswoman, Mayor, na makabisita para makita ninyo ano ba ang trabaho niya. Bukod sa imports, exports, kami rin po ang tagabili ng national government. Hindi naman lahat ng certain goods and services. Ang isa po sa pinakamalaking ginagawa namin ay yung defense. Kami po ang bumibili ng mga firearms, bala ng kanyon, weaponry, ng mga sophisticated. So kaya hindi nyo ako masyado makikita sa TV dahil yun po naman ay mas gusto ko na tahimik yung ako magkampanan yung aking trabaho para okay na lang ho na si Congresswoman Sol Aragones ang mangulit sa akin. Di ba? At mga kababayan ko. So, magandang umaga po sa inyo lahat at maraming salamat po sa masarap niyong pagtanggap mga taga San Pablo aking mga kababayan. Salamat po! Issue walang kapares!